you cannot go to church, church will go to you. Siguro I can, together with Sherin and Rambo, pay visits to our sister at least once in every 2 weeks. Kawawa naman yung kapatid natin. So, anyways, the rest siguro are on their way. Smile naman din dyan. Kawan. I'd like us to give our full attention. I'm going to preach a sermon today. These are the very words of our Lord Jesus Christ which fell from His mouth. Ito yung sinabi niya. Siya mismo ang nagsabi. Sabi ho ng ating Panginoon, you are no longer to be called as servants, but my friends. Later, we're gonna read John chapter 15, verse 15. Pero bago ho tayo pupunta ho sa pagbubulay-bulay sa salita ho ng Panginoon, masaya ako kasi nandito ho si Colleen at si Nicole. Ano ba na? I really go mixed up with your name, but you know, the boys at the back, they really are good looking. Si Colleen. Si Colleen, no? Ikaw anak si Nicole. Si Colleen, no? Si Colleen was just awarded as one of the 10 most outstanding Boy Scout of the Philippines. So, very proud of tayo. Tapos kahapon, nakita-kita kami ni Mama at saka ni Papa. Noon, si Nicole at saka si Colleen. Pumunta ako sa kanilang bahay, parehan si na BJ. Ganito kalito, magtatakbo-takbo yan. They will be happy and they will embrace me. Tapos they will bless and I will kiss them. Sabihan ko na, I love you anak. Tapos ang lalaki na ngayon. Tingnan ninyo si Nicolo, ang nagwapo sa wapo talaga ng bata. At kahapon ho, may past in review kayo kahapon anak. Was it a past in review? Si Dada mo at saka si Tata o Dada ba tawag? Tata, no? Dada, no? O yun. They have kasi another name default their dad. Si Brother Jess talaga was the happiest na nakita ko kahapon. Well, of course, si Mama din. Pero si, very proud talaga si Papa mo sa'yo, anak. So I'd like us to, before we go to the Word of God, let's fellowship one on one another. I'm very happy to see my nephew, at saka si Kay. I'd like us to all stand up. Go at least to 3 or 5 persons. You shake them hands with them. You hug and you kiss them. Tell them I love you with the love of the Lord. A while ago, I mean, as I was preparing my message, I thought to give us the full passage of our text today. But then because of our screen, I'm just picking up the key verse of the passage. No, ito po'y salita talaga ni Jesus. Ito po'y galing sa kanya hong sariling bibig. Sabi ho niya, I included, you know, in my presentation, it is in John chapter 15, verse 15. Okay, you may direct your attention to your personal Bible. You may have your own version. Then I will hear in the screen. It says here, no longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all that I have heard from my Father, I have made known to you. God bless the reading of His word. The verse is so short, but I tell you, itong passage na ito ay very rich and wealthy talaga ho sa revelation. Marami yung padayag makuha natin dito sa particular verse. Paitulutan ho natin na magbiminister si Lord, mamusap ang Panginoon sa isang isang buhay ho natin. Okay, I'd like us to bow our heads and raise our hands, both of our hands up to God. Let's surrender to the Lord. Panginoon, ngayong umagang ito, tatanggapin namin, Lord, ang inyong pong buhay na salita. Uhaw at gutom kami sa inyo, Panginoon. Nagkakailangan kami, Lord, ng inyong guidance, ng direction galing sa inyo. Paano kami magsusurvive, Lord? We would just like to be honest with you, Lord. Dami ho namin mga trials, dami ho namin mga testings. Minsan po, Panginoon, Lord, we feel like we drown. Pero, Lord, kayo lang ang pag-asa po namin. Kayo, Lord, ang aming solid foundation. Gaya po, Lord God, sa isang quagmire, quicksand, na Lord, pwede ang lahat malulunod, Panginoon. Pero dahil kayo ang siyang
cornerstone namin, Panginoon, yung solid rock na kung saan yung mga paho namin, Lord, we can stand on to. Kaya nga, Panginoon, we still are not just surviving, but we are overcoming. I'm lifting to you all of our brethren that are here. Personally, yung individual lives. Praise God. Ang ganda ho ng message ho ng ating Panginoon. I would just like to give us a background, though ito ho'y personal words ni Jesus Christ sa 12 ho mga apostoles. Pero this is at the same time a word of our Lord to us personally also. Kumbaga ito ho'y para din sa atin. Ang background ho, si Jesus ay nakipag-usap po sa 12 intimately inside a closed door. Sa kanila kasi, opposite to our custom, especially tayo nandito ho sa siyudad. Well, ang old Filipino, ganun din. Pero habang nag-change yung ano natin, yung kostumbre ho, as our society, Philippine society is going as well to the fast-paced changes of our time. Yung ano ba, yung hapunan, para bagang hindi na masyadong importante yung sa atin. I will have to admit that as well, di ba? Kabisi yun natin. Si tatay, maghapunan siyang mag-isa. Si nanay, ang mga bata. Pero hindi ho gaya ng ganyan noon ho sa panahon ho ng ating Panginoon. Yung kustumbre ho nila. Yung dinner time is the time where they will exchange views, exchange minds, and they will have the time na magpapakita ho sila ng love at saka affection yung family. Well, si Jesus and the 12 was a family. Gaya ba natin? We come from different backgrounds. We have different surnames, yung apelyido ho natin. Iba-iba ho yung ano, yung pinanggalingan ho natin. Pero tayo ho'y isa lang po. Tayo ho'y pamilya ho sa mata ho ng Panginoon. Na panahon ho yun na sila ho ay magsusupport, magkikare, magdadamayan sa isa't isa. At ano ho yun? Katapusan sa Bisaya pa, katapusang panihapon. It was the last supper. Importante talaga yung moment na yun ho sa ating Panginoon na mapadama ho niya sa 12 gaano niya kamahal sila. Kasi sila ho ay hindi lang ho mga tinawag ng Diyos, pinili talaga ng Panginoon. Pwede ho natin ilagay ho ng kamay natin, dalawang kamay ho sa puso natin, sabihan ho natin, salamat po Diyos, pinili din ninyo ako. Parapangan ho natin si God. Daming tinawag ng Panginoon, oh, many are called. Pero iilan lang ang napili ho ng Diyos. Isa ka doon. Now, sabi ni Jesus Cristo, while they were in their dinner, na manghawang lahat. Kasi ang doktrina ho sa Old Testament, nasa bagong tipan ho tayo, sino yung nanampalataya ho sa ating Creator God? Ang name kasi ni God sa Old Testament is Yahweh o Jehovah. Kaya kinakanta natin kanina ho si Kuya BJ kanina ho sa ano sa praise and worship ko natin, we worship you Yahweh. Kung bago pa tayo, ang ibig sabihin ng Yahweh? Sa mga Bisaya ho dito, ang ibig kasi sabihin ng Yahweh sa Bisaya, parang king. Yahweh is a Hebrew name. Jehovah. Diba? So, sino yung mga nananampalataya kay Jehovah or kay Yahweh? They were called in the Old Testament, sa Old Covenant, sa lumang tipan, sila ho ay servants of God. You name any of the leaders or saints in the Old Covenant, they were called servants of God. Abraham, David, Isaac, Moses, all of them, the prophets in the Bible sa Old Testament. Pero kaya nga, namangha yung 12. Kasi isa ho sa mga importanting ministry or work ni Jesus na ibinigay ho sa kanyang mga apostles was to introduce them personally to God Almighty. Nagkaroon ho sila ng relationship sa Diyos. Kaya nga, palagi natin naririnig, ang hinahanap po ng Diyos ay hindi ho yung religion, kung hindi yung relationship. Nakuha ho natin, amen? Sila ho'y namangha sapagkat sabi ho ni Jesus Christ, no longer do I call you servants.
For the servant does not know what his master is doing. But beginning today, I am calling you friends. For all that I have heard from my Father, I have made known to you. Kaya nga, naglalakihan ang kanilang mga mata. You go and study the Bible all through, except for one, si Abraham ho. Kasi tinawag siyang friend of God dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Pero no way you can find in the Old Testament, kahit na ho, sa Gospel, ito yung simula, para magang isa ho yung ano, isang closed door, isang sarado hong pintuan na first time hong nabuksan ho dahil dito sa pronouncement ho ng Panginoon. Sila ho'y naman nga, sabi nila, nag-usap-usap sila, ha? Tayo pala'y ngayon, hindi na mga alipin o hindi na mga alagad lang ng ating Diyos, ng ating mailika. Kung hindi, tayo ho'y mga kaibigan, kaibigan ho ng ating, ano, ng ating Diyos. Yun ang sabi ni Jesus Cristo. Are you still there, amen? I would like you to look to the next person beside you. Point your finger. Sabihin mo yung katabi mo. Sabi mo, you are a friend of God. Dapat maintindihan natin yan sapagkat minsan no, marami tayong mga pangangailangan, marami tayong problema. Marami mga pumapasok sa isipan doon natin. Sino-sino yung mga kaibigan natin? Si ano, yung nalapitan ko. Ay ganun, tutulungan ako noon. Huwag kang mabahala kapatid sapagkat meron kang isa pang kaibigan, siya ho yung pinakamatalik mong kaibigan na hindi ka tatalikuran. Pag tatawagin mo siya, hindi ho siya tatalikod at hindi ho siya, how would you say that in Tagalog? He will not turn his back and he will not stop his ears, but he will give his full attention to you. Yun po ang ating Panginoon. You must be happy today. It's a grand revelation. Ito po isang malaking padayag ho ng ating Diyos ho ay ating kaibigan. Palakpakan na natin ang buhay na pagkakas. I-distinguish to natin. How would you differentiate or compare? How would you distinguish between a servant and a friend? Ang dami ho. Practically, yung ang servant ho, ang ginagawa ho, nagsisilbi talaga. Ano yung sasabihin ho ng ano ng amo, kailangan gagawin talaga kasi yun ho ang kanyang trabaho. Yung servant ho, hindi sumasabay kumakain ho sa master, di ba? Sino ho yung may mga tawag ito, mga house help sa bahay? You know, during our growing years, ganun kami eh. Palibasa yung tatay ho namin, lolo ng mga pamangkin ko, sanay kami ho na we grow up with servants, house help. Pag kumakain ho, during meal time, hinihintay talaga kami yan na matatapos kami kasi sila na naman ang, ano ho, kakain. Ibig sabihin, kung hindi kami makakain ho, until 1 or 2 in the afternoon for lunch, sila ho, mag-ano talaga, mag-agwanta talaga na hihintay kaming matapos at saka it would be the time na sila ay kakain. Ibig sabihin, they are the second choice. They are the, ano yun, yung second in priority. Pero dito, sa salita ho ng Diyos, anong diferensya, anong comparison sabi ni Jesus Cristo to what is a servant and a friend? Sabi ho ni Lord, a servant doesn't know the mind of his master. Hindi alam ho ng isang alipin ano yung nasa isip ng kanyang ano, kanyang amo. Kasi yung kanyang amo hindi yung nagsishare sa sikreto sa kanyang servant. Hindi sinasabi niya yung ano ko, yung susi ko sa kahatiyero ng doon. Hindi yung sasabihin nyo ng amo na ganito ho yung ano ko, yung deposit ko sa bangko. Ito yung mga ano ko, yung mga accounts ko sa bangko. Ito yung mga ano, yung mga ari-ari. Hindi yung ginagawa ho. Well, pag may ganun, exceptional lang talaga yung relationship ho ng master sa isang servant. Pero as far as the Word of God says here, sabi ni Jesus, ang diferensya ho sa isang servant at saka sa friend, ang servant doesn't know what is the mind of his master.
hindi ho niya alam ano yung nasa mind ng kanyang amo. Pero the servant, ano yung friend, sabi ni Jesus Christ, "But I have called you friends, for I have heard from my Father, I have made known to you." There are three persons here involved. God the Father, yung Creator ho natin. At saka yung Savior ho natin, si Jesus Christ. Naririnigo niya galing sa God the Father. Ano yung plano ng God Almighty ho sa entire creation? And then Jesus Himself, as our friend, tells them to us. Ibig sabihin, in other words, a friend knows what is the mind of his another friend. Di ba may mga kaibigan kayo? Pag may mga problema kayo, tayo lahat, sino yung nilalapitan mo natin? Sino yung iniiyakan mo natin? Di ba pag may problema sa bahay, nag-aaway ho ang mag-aasawa? Sino yung tatawagan? Sino yung iiyakan? Sa mga lalaki, pre, manggawas na pre. O sige pre, kikibawan ako pre, kahit yung problema pre. Di ba kayong mga kabataan, pag iniiwan, nasasaktan o nakikita o naririnig, may nababasa ho sa Facebook, sa text message na si Palalaw, ano bang tawagan? Sweet. Yung tawagan kasi namin, sweetheart eh. Baby, ano ba yun? Ay, tawagan. Di ba? May ibahong ka-text or ka-chat or what, nasasaktan, hinahanap mo yung best friend mo. Pagkatapos na sinasabihan mo, huwag mong isabi kaya ano ha? Atin-atin lang yun. Sekreto lang yun. Confidential lang yun. Kaya natin tinatawag friend. Hello? Amen? May iba namang friend na hindi talaga makapag... Ano yun? You cannot really trust. Pero yung God Almighty natin, we can trust Him 100%. Amen? So yun ho ang distinction na sinasabi ni Jesu Cristo. Why we are called friends of God? Because we know His mind. And this is what I would like to pound very hard this morning. How do we know the mind of God? Because if we will go to another verse in the epistles of the Apostle Paul, I think it is in 1 Corinthians, sabi ho ni Apostle Pablo, "For we know the mind of Christ, for we have the mind of God." Dalawa ho yun. Alam daw natin ano yung nasa isip ho ni Kristo Jesus. At alam din natin ano yung isip ho, iniisip ho ng ating God the Father. You know, as we are growing in the Lord, dahan-dahan tayong nag-grow sa Panginoon, especially when we are still young in our service to God Almighty, hindi natin yan kagad naiintindihan. Anong ibig sabihin nun, Pastor? Si God magpapakita talaga sa atin, may apparition, yung forma ho ni Jesu Cristo, at saka isasabi yung sekreto ho, na ito yung nasa mind ko, ito yung nasa heart ho ng ating Almighty God, ng ating Father. No, it is not the way. Now, let me explain, how do we know the mind of the Father? Sabihin mo yung katabi mo, "You have the mind of God." Come on. May dala kayong Bible, mga kapatid? Meron kasing hard copy, may soft copy, ano? I'm bringing my Bible in a soft copy. Nandito ho sa iPad ko. I want you not to grip your Bible. It's alright to grip your cell phone. Kasi minsan, nandyan yung Bible mo. Makinig kayo maigi. Ang mind ho ng Panginoon, ang mind ho ni Christ is the Word of God. Nakuha ho natin? Kaya nga, kung binabasa ho natin ang salita ho ng Diyos, nalalaman ho natin ano yung mind ng ating Panginoon. Kung binabasa ho natin ang salita ho ng ating Diyos, ang Biblia ba, malalaman po natin, or we have the heart of Christ. Or the other way, if we do not read the Bible, we become ignorant to what are the plans of God. Pag hindi natin binabasa ho ang salita ho ng Diyos, we cannot know what is the will of the Father. Kaya nga ho, importante talaga ang salita ho ng Diyos. Makinig kayo ho, mga kapatid. Pwede hong mawala ang lahat ho sa mundo. Kahit na yung pinakamahal ho natin. Bukan ho sa spouse natin, sa kasamahan ako natin. Minsan kasi, sa totoo lang, may mga tao na mas mahal pa ang kanilang cellphone.
kaysa kanilang spouse sa kanilang mga anak. Sabihin niyo katabi mo, sabi ko, hindi ako yun. Palagpakan ko natin si Lord Irene. Isa na lang kadlaw, ano na ipapa ba? Gilatos yung maayo niyang anak. Maintindihan niyo yun? Nilati ko ng tatay kanyang anak. Tsaka, ano na, nagka-dugo-dugo na yung katawan ng ano, ng kanyang anak. Yung nanay, nag-try ho na mag-intercede po sa bata kasi naawa na yung nanay. Ganun kasi mga nanay, kaya it ends na tatay tsaka nanay nag-aaway, ano? Sinarado talaga ng tatay ang ano, ang pintuan sa kwarto. Umiiyak na ang asawa. Gusto na lang tumawag ng pulis kasi marinig talaga yung anak, ginugugbog talaga ng tatay. Alam po ninyo anong dahilan. Binasag kasi ni Dodong yung iPhone 6 ni Papa. Sino yung mga tatay dito? Huwag natin gawin yon sa mga anak natin. Mas mahal ho natin yung mga anak natin kaysa mga ano ba yung earthly materials na natin? Hello, are you still there? Amen? Amen. Don't get me wrong, hindi ho masama na tayo ho ay magdisiplina ho sa mga bata. Pero yung disiplina kasi sinabi dyan sa salita ho ng Panginoon, hindi ho patayin yung mga anak ho natin. Ano ho, didisiplinahin na natin sapagkat mahal ho natin sila. Hindi ho natin sila ho gusto hong mawala ho sa daan. We would just like to, you know, impose a way na mapifeel ho ng mga bata na love ho natin sila. Amen? Na natutunan ko yan many years ago. Kaya nga, gawin ho natin yan sa bahay. For example, ano yung mabasag? Yung glass, yung Pyrex. Mahal kasi yung Pyrex, ano ho? Eh, yung dalaga ho namin, nagpadala ho siya ng maling bayan. Dalawang buwan na, hindi pa din dumating. Sister Delia, hindi na ho mapakali. Tawag, sabi niya, tawagan mo na ba? Ako, tawag sa ko. Tsaka, binablog ko yung, ano, yung tawag nito, yung free company kasi dumating na 8 ho. Mga almost 20 na, hindi pa dineliver. Yes, sir, sir, yes, sir. Deliver namin bukas. Nagpadala ho, nakikita ko yung Pyrex. Dalawa yun, no? Nagpadala ho, halos tumulo yung luha ko sapagkat yung nandito si Aya, hindi ako makapag, parang it is something unbelievable ba? Na when she will grow up to this time, she's now 25 years old, na she would think and give it priority ho para sa family. Hindi niya binabali ang kanyang sarili, basta she thought of the family. Kaya ho tayong mga parents, do not underestimate your children. Sapagkat yung mga anak ho natin, gifts ho yan galing ho sa Diyos. Amen? I would like us to say the word gifts. One day when they will grow old, ano yung itinatangin natin sa kanilang mind at sa kanilang silang heart? Yung values ho, I tell you, mag-harvest tayo niyan. Sapagkat sino yung mga bata ngayon, or one of these days as they will grow up, they are a reflection about you. Hello, amen? Amen. So, yung mga mahalagang bagay, pag nahuhulugan yan, nababasag yan, ang una natin gagawin ho sa anak ho natin, wala hong ibang words. You just embrace them and kiss them. Tell them, anak, mas mahalaga ka pa sa Pyrex. Hello? Ano, Rayman? Mas mahal pa rin kung yun sa Pyrex. Can I break some? And then, depende na yan. Pagkatapos, anak, alam mo naman, pag tayo ho'y magkakumit ng room, pinapalo ka namin kasi mahal ka namin eh. Tapos na kitang ma-embrace, ha? Papaluin na kita, ha? Hindi kasi ako ganun noon ni na Ayan sa kanilang Gabalil. When we were younger ni Sister Delia, talagang si Lola, kulasan ninyo, Char, at saka si ano, si Jayla. Kilala nila yan ang kanilang Lola. So, grabe yung, nakuha ko yung style sa disiplina ni Lola ninyo, Char. Kaya ka sina Gabalil si Ayan, ang luhod nila, Lord, kasi yung ako, Lord. Nagbago ang lahat.
as years went by, ngayon si Nas, iba na ako. Iba na yung disiplina. Kinakausap ko yung bata. And thanks be to the Lord, ganito ho yun. Pag ina-apply kasi natin ang salita ho ng Diyos, ini-induce ho natin sa ating mga anak, I tell you, mag-i-epekto ho yung salita ho ng Diyos sa mga bata. I would like to insist, being your pastor by God's grace, it is wrong sa mga parents po na tinuturoan yung mga bata ng mga masasama, yung mga bastos na bagay. Huwag natin tuturuan kasi as they will grow up, ano yung tinatanim mo natin, magiging ano yun, karakter po yun ng mga bata. Are you still with me? Amen? Huwag turuan magmula, huwag turuan ng mga malalaswang bagay, turuan ho ng matuwid na bagay. Are you still with me? Amen? So how do we know the mind of God? It is in the Bible. Kaya nga kung babasahin natin ang salita ho ng Diyos, nalalaman ho natin ang kanyang mind. The Word of God is very important to our lives. Now there are these two things I would like to speak more, but before that, I'd like us to go in Lamentations chapter 3 verses 22 to 23. Are you still there? Amen? Okay. Pwede ho natin basahin? Sige na. 1, 2, 3. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Alam niyo ba, itong versikulong to, ito'y nagtutukoy ho sa salita ho ng Diyos. The Bible, the Word of God, ang salita ho ng Diyos, ito ho'y nagbibigay sa atin ang steadfast love ho ng ating Panginoon. Hindi ho nagbabago ang pag-ibig ho ng Diyos. Kaya nga, pag binabasa mo yung Biblia, nabifeel mo yung love ng God. Amen? Hindi na kasi uso ngayon ng love letter, ano? Text na. Pag binabasa mo yung text ng crush mo, di ba parang nawawala ka sa sarili mo? Amen? Noon, high school pa kami, ano? Yung mga stationery, di ba? Tsaka yung, ano ba, yung mabangong stationery. Pagpadala ng mga sulat, pag sino yung crush mo magpapadala ng sulat sa'yo, ay na, you will read it every single day. And you would hide it, you know, you would hide it from your mother. Yun ang ginagawa ko, kasi pag makita yun ng mama ko, kung saan na, then babasahin araw-araw, tsaka bago matulog, at saka inaamoy, ina-imagine. Hindi makakalimutan, ganun dapat ang ating Panginoon, sapagkat ang Bible, oh, salita ho ng Diyos, the Word of God is God's love letter to our lives. Amen? Amen. The Bible is the steadfast love of God na hindi ho nagsisisi, hindi ho humihinto. Paano yun? Wala pong expiry date ang love ho ng ating Panginoon. Amen? I would like you to tell to the next person beside you, sabihan ko, ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo, hindi ho nag-i-expire. Sige ho. The mercies of God never come to an end. This is the Bible. They are new every morning. One of the best time to read the Bible is during the morning. Dahil ho, yung ano mo, yung isip mo hindi pa puno. Pagbabasahin mo kasi yan, pag, ano ka na, nagalit ka na, parang hindi mo na ma-absorb ka agad, no? Kung busy ka, hindi mo na ma-absorb ka agad. And the Word of God is great into its faithfulness. Kaya nga, ladies and gentlemen, God would like us to understand that we are His friends, we are no more His servants. At kailangan nun natin malalaman ano yung nasa mind ng Diyos. Ano yung nasa heart ho ng ating Panginoon? Ano yung heart, nasa heart ho ni Jesus? And the Word of God is the mind of the Father. The Word of God is the heart of Jesus Christ. Knowing the Bible is to know what is the mind of our Almighty God. Knowing the Bible is to know what is the heart of Jesus. Are you still there, amen? There are these two things I would like to speak this morning. First of all, here we go. Do not lose your love to the Bible. Read and meditate on it day and night.
Because it is the Word of God. Amen. Huwag daw natin i-allow na yung pag-ibig natin sa salita ho ng Diyos. Mawawala ho yun. You would know that you are in love to God when you love the Bible. Malalaman mo na love mo ang Diyos pag ang salita ho ng ating Panginoon, yung Biblia ba, ay hinahanap-hanap mo. Naalala mo yung bago ka pa sa Panginoon, yung on fire ka talaga. Hinahanap-hanap mo yung Bible mo, isa to, asa to Bible, mag-ilog pa mo. Ako nang masa Bible. Kumusta ngayon? Ganun pa ba yung attitude mo natin? Amen. Yung Bible, kailan mo last na nabuksan yung salita ko ng Diyos? Pastor, yung last December 25. Araw-araw dapat mo natin binubuksan mo salita ko ng Diyos. Thankful tayo at this time na hindi na ho expensive ang mga Bibles. Kasi this time, pag may cellphone mo tayo, yung ano ho natin, yung mga smartphone, pwede na tayong maka-download ho sa ating mga individual phones ng mga, ng any Bible application. I am shocked sapagkat nung I tried to download a Bible application to my smartphone, I found out that there are more than 14 versions, Bible versions I have in the Bible. I have in my phone. Meron akong King James, my English Standard Bible, my NIV, at saka dami pang mga version. At saka handy, portable pa. Doon sa school, pag wala akong professor, I read my Bible. At hindi ho magsususpect yung ano ko, yung mga kaklase ko na binabasa ko pala yung Bible kasi mahuting my phone. Noon ho, nung bago pa yung mga online and mga free application sa Bible, to be honest, 8 years or 10 years ago, dito ho sa church, may mga members ho tayo na una hong nakadiscover niyan. Pagsabi ako, can you please open your Bibles? They would get their phones and start to browse their cell phones. I would be offended. One day, you will understand what I'm saying when you will become a church leader. I don't know one day when you will become a pastor or a Sunday school teacher or a D group leader. Pag ikaw ay nagtuturo, mga kapatid, nasa harapan mo, kukuha ako ng cellphone at saka mag-text. Ano, amen? So, akala ko yung mga kabataan na kumukuha ako ng cellphone at saka nag-browse ganun-ganun, umipindot-pindot, akala ko nag-text while I'm in the middle of my sermon. Well, I only kept it inside my heart. Kasi hindi ko gustong i-embarrass yung mga members. Then I would just pray, Lord, sana may pilihan nila na salita ho ng Diyos. Every time na I stand, I'm only an errand and I'm delivering your word na magbigay ho kami ng full attention po sa inyong salita. Then later on, I discovered that they are not texting, they are not, Facebooking, but they are reading the Bible. I would like to recommend, para ho sa sarili ho nating convenience, kung ang cellphone mo ay, it is a smartphone, I would like to advise you download Bible apps in your phone. Wala na ho tayong magawang excuse sa Panginoon, Lord, hindi ako makapagbasa ng Bible kasi wala akong Bible. Expensive kasi ang Bible eh. Pag pupunta ho tayo sa PCBS, yung Bible na ginagamit ho natin will cost us between 300 to 800. Mahal kasi, Lord. And God may come to us again and say, anak, may cellphone ka na, 16,000 ang bilhin mo yan. You would imply, Lord, bulugulugan man yun. Yes, na-understand ko, anak, pero may smartphone ikaw. Gamitin mo yan, anak, para makapagbasa ka ng salita ng Diyos. What the Lord is saying, we can download it. Amen. Palapakan doon natin ang buhay ng Panginoon. Yung Bible apps ko,
when I would even become lazy to read it, I would just close my eyes, tapos use a headset, meron ng audio. Imagine, pag gusto ko magbasa ng Bible, how would you call it? Read or hear? Kasi dalawa yung sinasabi ng Lord, he who hears and he who reads. The audio of the Bible, meron nung narrator na magbabasa. Kaya nga, wala ho tayong kawala ho. Hindi tayo makagawa ho ng excuse sa Panginoon. Hindi ako makapagbasa ng Bible ngayon sapagkat God is giving us many ways how we can go and access the Word of God. Ladies and gentlemen, let's love the Word. Let's love the Word of God. Let's love the Word of God above all else. Everyone says amen. Amen. Tapakan na natin ang Panginoon. Alam po ninyo, yung salita ho ng Diyos, the Word of God is our single ticket. The Word of God is our single ticket to our growth, to our success, to our blessings, our promotion, and our protection. Who needs this? I would like to see your hands. Sino ho ang gusto nito? Taas mo ang kamay. Palakpakan natin si Lord. Pero kailangan natin ng Biblia. Basahin natin yun, mga kapatid. Hindi lang while we are in church. What matters sa Panginoon, personally ho tayo. Tayo yung nagbabasa. Especially yung walang nakakakita, mga kapatid. Kasi ang gusto ni Lord na gagawin nyo natin sa buong puso ba? Hindi ho sapagkat para makita ni brad, makita ni sister, or makita ni pastor, ni pastora Delia. Pastora, basa ko Bible, oh. Totoo yun, mga kapatid. Our ticket to our growth. Natuto ako mag-English, oh, mga kapatid. Through the Bible. Ako lang kong English Bible was the Gideon. Yung ano, yung Old English, yung ginagamit ko, yung King James Version, malalim na malalim yun. Marunong din ako mag-King James English. Yung Old English, yung thou mayest know what is the mind of the Lord. Yung ano, yung Old English, kasi nakukuha ko yun sa ano. I still can remember, I was 30 year high school. I would open my Gideon Bible and read it very loud. Pronounce it very well. Ngayon, it's a process. It's a long process, one at a time, until I perfect it. And I graduated sa high school, kahit sa college. Ang award ko po ay, palagi ko talagang matatanggap, best or proficiency in English. Then I would smile. Ang una kong exposure, paano ako natuto sa salita ho ng Biblia, salita ho ng Panginoon. Ang Bible, oh, gusto ho ninyong ma-develop ang grammar ho ninyo, basahin ninyo ang salita ho ng Panginoon, ang Bible. Sapagkat yung Bible, perfect ang grammar. Gusto ho ninyo, kahit ano matutunan ninyo, mga kapatid, sapagkat the Word of God is our ticket for our growth. Amen? It is our ticket for success. We want success, Lord. Tasulo natin yung kamay natin. Sabihin natin si Lord, Lord, I want success. Come on. Bigyan po ninyo kami ng success, Panginoon. Yung blessings, Lord, bigyan po ninyo kami ng blessings. Last week, no? Nag-usap kami ni Brother Jess at saka Sister Sheila. Maluha-luha yung mag-asawa. Dahil, grabe ang sacrifice nila bilang parents sa mga bata. Binigyan naman ng reward ni Lord sila hong mag-asawa kasi yung dalawang boys, you know, grew up with values and good character. Dami yung mga friends nila, mga pinsan nila, pero hindi yung sila sumusunod sa ano, yung sa yung worldliness ng kanilang mga friends at sa kasama nilang ibang pinsan kasi nandudulong sa litaho ng Panginoon. And little by little, the kids are successful. I would say that you would just count the most 2 years. Si Colleen, si Nicole, nak. Palagi talagang pasensya ni Tito Pas. One day, uwi mo yan. Galing mo duty.
quincenas. Dala ho ng ano, ng cheque, mama. Hindi, wala na pala cheque ngayon, anak. ATM na. Ma'am, ilimi yung ATM mo, sweldo yan. Di ba? Si Nicole, si Colleen, yung pangalawa ho. The boy is standing siguro 5'7", kasi yung ano, nag-i-stare up ako sa kanya pag nag-uusap. Itong batang to, pag mag-high school, pag mag-college, kasi first, hindi, grade 11, no? Senior high school. Pag mag-college, so, sinabihan mo ng Boy Scout of the Philippines, yun po isa sa mga reward. Magpili lang siya ng any university kung saan siya gusto mag-aral. Sabi niya sa kanya, mama, 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 ato kung ano yung Manila, Manila yung studya. Si mama kay Entendeyanoy, kay been in love kasi kung tayo akin lang sa bongga. Akin lang. Di ba? Ang ganda nun eh. Pensa to kay mga tiyempo antes sa kay tanglisutor. Ustedes, di Brother Jess? Di ba, Brother Jess? Pero how the Lord is rewarding you at this time. May sinabi kasi ni Lord, Brother Boyet, ang pag-iiyak lang ho ay yung panahon na magtatanim mo tayo. Darating ang panahon na tayo ay mag-harvest ano yung tinatanim mo natin. When we harvest, I tell you, it will not be. Yes, there can be tears, but tears of joy. Amen? Amen. Palapagan doon natin ang buhay natin. Promotion! Say the word promotion! Promotion! Hallelujah! We desire it, we want it, yung promotion, no? Yun din ang pinagpipray ko sa buhay ko at sa lahat ko tayo. Yung protection din ng Panginoon. Pagkukuha ko natin ito sa salita ko ng Diyos. Sabi ko ni Jesus sa Revelation chapter 1 verse 3. Can we read them together? Ayan. Sige na. 1, 2, 3. Blessed is he that readeth and they that hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Ito yung King James Version. KJV, King James Version. Ano yung read it, Pastor? He who reads. Yung E-T-T-H, ibig sabihin nun, it's in third form, sa singular form sa verb. It's a singular verb, no? Blessed is he that reads. Sabi yun ng Panginoon, binibless tayo ni God every time nagbabasa tayo ng Bible. Amen? Amen. Para bang yung tatay natin, anak, paki-scratch ho ng likod ko, bibigyan kita ng 5 piso. Kung maintindihan natin, sige papa, every time mag-scratch ako sa iyo kasi I will have 5 peso. Si Lord, hindi lang 5 peso binibigay ho sa atin. Amen? Amen. Sabi ni Lord, he need to scratch his back. Sabi ng Bible, when you read the Word of God, I am blessing you, my child. Amen. When we read the Bible, we know what is the mind of God the Father. When we read the Bible, we know what is the heart of God. Ladies and gentlemen, we are the friends of Jesus. Amen? Amen. Palapakanda natin si God. Yung mga believer, hindi nila naintindihan ano yung will ng Panginoon. Hindi nila naintindihan ano yung heart ng Diyos. Kasi they do not read the Bible. And if they will read, the Bible is a closed book. Bakit ho naiintindihan natin yung salita ho ng Diyos every time nagbabasa ho tayo? Sapagkat ang banal na Espiritu ang siya nagbibigay ho sa atin ng illumination. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay ho sa atin ng understanding. The second thing I would like to speak on, ladies and gentlemen, sabi ho dito, do not hesitate to apply the Word of God in your life and in all of your situations. Sige na, basahin na doon natin. Lord, 1, 2, 3. Do not hesitate to apply the Word of God in your life and in all of your situations. Ang ibig sabihin nito mga kapatid is, hindi ho, i-memorize talaga natin ang Bible. Imposible ho yun. Pero ho, ang Bible may 40,000 promises. Pumili ka lang kahit 10. I-memorize mo lang. Paano mo yun i-apply? I-apply mo yun sa, ano, sa sitwasyon mo pag magkakasakit sino man sa pamilya mo. You may
you may quote what the Lord promised in Isaiah chapter 53. Sabi ho ng salita ho ng Diyos, by His stripes, we are healed. Sabi ho ng Isaiah chapter 53. It is quoted in 1 Peter and some parts of the New Testament. Sino yung may dinadamdam may sakit sa pamilya? Anong ibig sabihin sa Tagalog? Sa mga latay ho ng ating Panginoon, di ba nilaki ko si Jesus Cristo? Lahat ho nating makaramdaman, tayo ho ay pinapagaling ng Panginoon. Bahala na tatawagin tayo loko. Kasi generous, hindi tayo, hindi ko na tulong. Bahala na pagtatawanan tayo, de bale na, i-apply natin ang salita ng Diyos. Sapagkat every time when we apply the Bible, the Word of God works. Amen? Amen. Pareho yan sa posporo. When you, what is this? Paano yun sa Tagalog? Yung sindihan mo. Kung sindihan mo ang posporo, mga kapatid, it will create a fire. Ganun din ang salita ho ng Diyos. Pag i-apply mo yung salita ng Panginoon, ang salita ho ng Diyos ay mag-i-effect ho sa buhay mo natin. Nung last Sunday ho, si Ka, papa ho ni Ati Laflap. Sa morning service, no, ako na mag-i-announce, ate, okay lang, ate. Sa afternoon service, si Ati Laflap kasi, ate, pakita nyo kasi, you're from Manila, we don't see you often. Sige daw, ate, please stand. Ayun si Ati Laflap. See the pretty Ati Laflap. Dito yan na born again sa church. She was only 18 years old. Classmate ko, si Ati Laflap. Classmate kayo? Ah, sa siyudad. Man lang sa teres. Sini good news sa akin eh. 5 years na silang married ho ni Ati Laflap at saka ni JP, Nudong Jep, no? Meron silang pinag-pray talaga, trabaho, work, na meron sa kanila bahay, pera, meron sila. Pero ang inihingi nila ni Lord, magka-baby sila. Guess what? Si Ati Laflap is now 7 weeks pregnant. To God be the glory. Amen? 7 weeks. Kaya hindi pinauwi ko ng kanyang husband sa Manila. Dito na lang muna sa Sambuanga kasi kailangan niya mag-rest. She will stay here siguro more than a month. Sa Thanksgiving, nandito si Ati Love Love. Ang papa ho ni Love, nag-cardiac arrest si Kap. Si Kap ay ano, pioneer pilot ho sa Wisam. Palangga ng may-ari ng Wisam. Dahil sa tax ng kanyang trabaho, mahirap kasi yung ano, maagang gumigising, late na umuwi sa bahay. Si Kap is 62 years old. Pagising na isang araw, masakit masyado ang kanyang ano, ang kanyang chest pain. Dinala ho sa hospital. He was diagnosed by his cardiologist that he had a heart attack. Hindi ako nurse, hindi ako doktor, pero meron akong mga nababasa. Pag nag-heart attack kasi ang tao, delikado yan. Most of the chances, pwede yung mag-expire ang tao or else magugulay yung tao. Dalawa ho sila sa emergency. Yung sa kapila daw ate, nag-expire talaga ang hospital. Pero nung pumunta ako, nag-text si Lablab, nag-study ko ate. Kung pinuntahan ko si Kap, may tao pa ho ba dyan? He was in excruciation. He was in pain. Nung pumunta ako, in-apply ko yung salita ho ng Diyos. Yung memory verses ko, I prayed for the brother, Lord, sa pamamagitan ng inyong latay ho, sa sabi ho ninyo sa salita ho ng sabi ho ninyo sa salita ho ninyong Panginoon, yung promise ninyo, this brother is already here. I left him dahil siguro sa ano din, sa medisina na binigay ko sa kanya. When I left you, Papa, he fell asleep. Natulog ko si Kap. Ginawa ng bid ng ano ho, ng alis na ho ka. He stayed 3 more days ho sa ICU. Pero after more than a week, nabilis ho ang ating brother. He was here last Sunday. Iyak nang iyak talaga si papa mo, ate. Matapang kasi si Kap. Wala hong kinapatakutan. Gera ho sa ulo. Gera ho sa basilan. Ano yan? Nagmamaneho yan. Pumupunta ho. Kasi ano eh. Ganun-ganun yung brother eh. Pero
yung last Sunday nang nag-worship kami sa Panginoon, patay talaga niyang iyak, mga kapatid, sapagkat he knows that he knows that God blessed him and healed him. Amen? Amen. Subukan nyo ninyo, pag tayo rin, any one of us, magka-problema ho sa pera, huwag talaga gagawin yung ano, yung magmumura, magko-complain, at saka magbi-blame one to the other. Nakuha ho natin, amen? Amen. Kung hindi ko to, paano yun? Sa Bisaya, kung ngayon, kaniman akong iasawa mo eh. Kung katunta si ano, datunta ko ron. Do not blame. Amen? In your needs, you pray, and after prayer, apply the Word of God. One of the most powerful verses in the Bible that I recommend you to memorize is Philippians chapter 4, verse 19. Will you go with me? What it says? But my God shall supply all of your needs according to His riches and glory through our Lord Jesus Christ. Amen? Ayun, i-apply ho natin sa mga bata ho natin. Ganun yung ginagawa namin sa mga anak. Bago pumunta sa school, I would like to recommend, ilay hanso ninyo yung mga bata. Huwag yung kaliwa, yung kanan. Ilay hanso ninyo mga bata. Mayroong another promise ko sa Panginoon, ng Panginoon sa Deuteronomy. Sabi ni Lord, you will be the head and not the tail. You will be over, not the, you will be over, not under. You will be the first and not the last. You know, ang kiniklaim mo natin sa mga bata, pinag-pray namin, Char. Si Aya, yung lalaga ko, si Gamaliel, especially yung lalaki ko, yung sa doctor's hospital, kahit si Nash, bago sila alis, nililay hands talaga namin, hindi yung makalis, going sa school, if si Papa cannot lay hands and pray, hanggang ngayon, si Malil, pag mag-away kami yan, hindi yan pupunta sa atin, pupunta sa mga pupunta ko mga. Pero pag good turns kami, ba, pwede makapag-pray, Papa. So I would lay hands. Yan ang sinasabi ko, mga kapatid. Lord, we are over, not under. We are the head and not the tail. By God's grace, nakapagtapos sila sa pag-aaral. Yung si Gamaliel, mula grade 1 hanggang sa high school, most of his yung honor level ho, he was always number 1. Ganun din si Nash na yun. Huwag sabihan na natin, ikaw mataakap, pungkugyo ka. Huwag sabihan na natin yung mga bata, ikaw anak, most Michael Post, huwag natin gagawin yun. Amen? Especially parents so tayo, prophets tayo sa mga anak ko natin. Hello? Prapagado natin si Lord. Sabi yun ng 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Pwede natin basahin? Sige daw. 1, 2, 3. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good works. Imagine, no? Tayo daw mga anak ng Diyos, hindi tayo magkakamali. We are being equipped to do right things. Yung good works yan is right. Paano yun? Because of the Word of God, yung scriptures. Salita kasi ng Panginoon para daw teaching, tinuturuan ho tayo for reproof. Ayun, minsan i-reproof tayo ng Panginoon. For correction, kinukorek tayo ng Diyos. Tapos tinitrain tayo for righteousness. Amen? And then, here we go. Do not say, listen to this. Do not say that God does not care for you or He has forgotten you. Ladies and gentlemen, place this inside your heart. God the Father has given us His Word that we can apply it into our situations. Amen? Amen. Huwag mong sabihin, mga kapatid, na hindi ka inaasikaso ng Panginoon that God doesn't care for you. Minsan kasi nagsiselfie tayo, no? Especially pag kino-compare natin yung sarili natin sa iba. Mali mo yun. Sabihin mo yung katabi mo, sabi mo, huwag mong i-compare yung sarili mo sa iba. Mali kasi yun eh. Bakit sila, ganito, may bago ng bahay, kami wala pa. Bakit sila may
Sabi niya, ano, anak pa, gusto ko pa na halos lahat gamit po natin magiging electric kasi hanggang ngayon wala pa tayong kuryente sa bahay, yung kapitbahay natin. Ba't di daw po ang electric? You just wait because you will have your perfect timing. Di ba? Si Brother Jess at saka si Sheila. Siyento kaya bula si Colleen na Manila. Yapensa ba ustedes ni kay asiguro siguro Marinabino kay ganaren si Colleen na napalit yung ustedes. No? Reso si para kung ustedes ay na. Pero Did you something like consider or have that in your mind that you will have another money blessings to come during the competition? Siguro, pensa lang si Sheila or si Brother Jesse, 10 peso lang, 20 peso lang. Di ba? May another consolation prize yung bata. I would just keep para, ano, hindi na tayo para to, eh. Bless talaga ang bata, oh. It is their time. Hindi pa yun amo ganun eh. Sana pa mas dali ang Senyor. Amen? Amen? May panahon kasi ibibigay mo ang Panginoon sa atin. Darating mo yun, mga kapatid. God has spotted us. He will bless us in His own way. Amen? Amen? So, i-apply mo natin ang salita ho ng Diyos. Now, I would like to conclude. Here we go. Sabi ho ng Proverbs chapter 3 verse 5. Pwede ho natin basahin lahat. Sige, 1, 2, 3. Every word of God proves true. He is a shield to those who take refuge in Him. Ang salita ho ng Diyos ay hindi ho naglalay. What is lie in Tagalog? Pinagsisunakali ang salita ng Diyos. Totoo ho ang salita ho ng Panginoon. Kasi ang Biblia ho ay para ho yun sa atin. It is the mind of God. It is the heart of God. Minsan sabi din ni Jesus Christ, mawala man ang langit at lupa, pero ang salita ho ng Diyos ay manatili talaga. And it will stay forever. Amen? Amen. So I would like to say, as I am closing, you are a friend of God. You are a friend of God. You know the mind of the Father. You know the heart of Jesus. Pastor, so we are now understanding ang ibig sabihin nun. Paano kung matutunan, malalaman ang will ho ng Diyos? Kapatid, wala ho yun sa Africa. Hindi mo yun nakikita sa ilalim ng dagat. Hindi mo yun makuha ho sa highest mountain. Ang will ho ng Diyos ay nasa salita ho ng Panginoon. Nasa Biblia ho, basahin. Amen? Amen? You receive it today? Let's all stand. Tayo rin mananalangin.